Magandang araw mga bata! Magandang araw din po, sir! Okay, so ako si Teacher Maynoy ang magiging guro ninyo sa Araling Pilipino. So maaari ba kayong magsitayo para sa ating panalangin? Oo! Okay, so sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin. Naway maging maganda ang aming talakayan ngayong araw at maraming matutunan ang mga batang ito sa aking pagtuturo. Ito po yung hinihiling ko sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So magandang araw muli mga bata! Magandang araw din po! Okay, so bago kayo magsiupo, maaari niyo ba kulutin ang inyong mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan? Bago kayo magsiupo, pakiayos muna ng inyong mga upuan. Pakihanay ng maayos at ang inyong upo. Ang very good, Patricia. Nilagay ko ang basura sa tamang basurahan. Okay, maaari na kayong magsiupo. Okay, so, bago tayo tumungo sa ating bagong tatalakayin ngayong araw, ay magbalik-aral muna tayo. Ano nga muli ang ating pinag-aralan itong nakaraang araw? Sino gusto sumagot? Anong pinag-aralan itong nakaraang araw? Ano pinag-aralan natin itong nakaraang araw? Pag-ilap at pag-aralan. Ayaw lang mo. Okay, pang-uri. Ano na ang pinag-aralan natin itong nakaraang araw ay pang-uri. Ano, sino nakakatanda kung anong ibig sabihin ng pang-uri? Kilos at damo. Ayun yan. Ito ba yung awa? Anong ibig sabihin ng pang-uri? Pag-kilos at pag-damo. Okay, so sit down. Christine. Ay, tamita mo yung Christine. Ano ang ibig sabihin ng pang-uri? Ang pang-uri ay naglalarawan ng katangian ng pangalan at pang... Okay, very good. So, bigyan natin ng limang bagsak sa Christine. 1, 2, 3, 4, 5! Mahusay, Christine. Ang pang-uri ay naglalarawan ng katangian ng pangalan at panghalip. So, sino naman kaya ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng pang-uri? Sino ba ang bigay ng halimbawa ng pang-uri? Pang-uri? Pang-uri, anong magbili ng halimbawa ng pang-uri? Skin? Okay, hugis? Patricia? Ugali. Very good, ugali. Janela? Ano po? Pang-amoy. Pang-amoy, be, nahuhusay. Janela, sino pa? Dali ka? Sukat. Sino ba mga magbigay? Kilos. Kilos? Ikaw, ano rin yan? May naalala ka ba ng halimbawa ng pang-uri? Okay, kulay. So, yan ang mga halimbawa ng pang-uri. At ilan ito ang mga sinabi ninyo ay hugis, kulay, amoy, sukat, at ugali. So, ang talaga namang naunawaan ninyo ang ating talakayan itong nakaraang araw. So, ngayon, bago tayo ang dumako sa ating bagong tatalakayin, ay meron muna tayong pampasiglang bilang. Pero sa punto ito, ay hahatiin ko kayo sa dalawa. Dalawa, di ba? Oo! Okay. So, may mga letra akong isusulat dito sa blackboard mamaya. At meron din akong babasahin mga tanong bago mabubuo ninyo ang mga naaranggol na mga letra sa pamamagitan ng aking pagbabasa ng mga tanong. Masasagot niyo yun sa pagbabasa ng aking mga tanong. Nauunawaan niyo ba mga bata? Oo! Okay, so ngayon nangatiin ko kayo sa dalawa. Ang unang grupo ay ito. Ma'am, sir, pwede ka mo magbalitin niyo. Okay, ganoon na lang. Ang gagawin natin ang grupo ay bilang na lang tayo.
So, dalawa na. One, two. Bilang ka, one. So, magsama-sama ang group one, lahat ng number one, at magsama-sama ang lahat ng number two. Hindi na kayo, hindi pa kayo sa inyong one. Nani ko ano ko lang. Hindi, sila din so, wanya eh. O, ba't hindi? Ba't hindi tayo magkatuloy? Uy, magkakalit! Sino ka din? Yan! Nakasama na ba ang group 1 at group 2? Yan. So, susunod ko yung mga nakarambol na salita. Mamaya, babasahin ko mga tanong para masagutin nyo ang mga nakarambol na salita. Ito ang group 1. Okay, naunawaan niyo ba mga bata ang atong gagawin? Oo! Okay. So, kinakailangan na ang sasagot sa unahan ay may isang representative. So, pupunta sa unahan at sasagutan ang paunahan na kayo. Naunawaan niyo ba? Oo! Pero bago nyo magbuo ang salitang mga nakarambol na salita dito, ay may babasahin muna akong tanong. Naunawa nyo ba? Oo. Okay, sino ang representative ng group 1? O group 1, hindi. Hindi ka, may group 2. Okay, so, paunahan na kayo magsulat ng nakarambol na salita niya. Pero bago ninyo masagutan yan, babasahin ko muna ang tanong. Pag sinabi ko, go, sa kanila pa siya sasagutan. Ilang tanong ay po? Hindi, sinasang na handa. Yung unang tanong, pag sinabi kong go, ha, babasahin ko, tapos ko masahin, at pag sabi ko, go, sa kanila, sasagutan. So, una, ito ay isang institusyon na humuhubog sa kaalaman, kognitibo, pangdamdamin at psychomotor ng isang individual. Ito ay isang institusyon na humuhubog sa kaalamang kognitibo, pangdamdamin at psychomotor ng isang individual. Pag sinabi ko go, sa kanila bubuhay ng salita. Go! Okay, halos magkasabay kayo ang matapos. Sir, okay na lang. Sir, sabay. Okay, sabay na lang. Ang tamang sagot ay paaralan. Hindi ko paaralan. Sir, nagtikit lang po yung okay, okay. Okay, group 1 ang number. Final one sa inyo. 1, 1, and 1. So, next representative sa group 1 at saka group 2. Sila ang tinatawag na pangalawang magulang at nagtuturo ng mga paalaman sa mga mag-aaral. Huwag kayong maingay kung ilang sasagot. Pag sinabi ko, go! Okay, ang tamang sagot ay guro. So, ang
kayo, okay? Okay, number 3. Siya ang pang-16 na pangulo ng Pilipinas. Siya ang pang-16. Sir, ako na lang po. Pwede po ako? Okay, samahan mo si Dale. Samahan mo si Patricia. Okay. Punta ka na dito para tulong mo. Okay, punta ka na dito. Okay, number 3. Siya ang pang-16 na pangunang Pilipinas. Go! Sinabi kong go, sa ala kayo magsusulat. Go! Okay. Ang una ay ang grupo! Okay. So, kalimang talong at kauri ang talong. Dalawang ay kalima. Okay. Sikat na nobela ni Dr. Cecil na ibig sabihin sa Pilipino ay huwag mo kong salangin. Sikat na nobela ni Dr. Cecil na naibig sabihin sa Pilipino ay huwag mo akong salangin. Go! Daniel, tama mo ang grupo mo? Tama po, mali mo na tamo. O mali ko. Okay! So, sa uling tanong ay walang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay Nole ni Tangere. Yeah. Oh, sabi, at sino pa yung nanalo? Okay, maaari na kayo bumalik sa inyo. Ma, ano sa sabihin ko sino ang panalo? Ayaw niya na mag-serve. Okay, so ang nanalo sa ating gawain ay ang Group 1! So, bigyan natin sila ng Donisha Clap. Alam niyo ba? Pag alam niyo ba ang Donisha Clap? Hindi. Okay, tuturuan ko kayo. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Isa pa. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, so bigyan natin ng Donisha Clap ang Group 1. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan. So, nasiyahan ba kayo sa ating gawain? Oo! Okay, meron ba kayo natutunan sa gawain yun? Oo! Okay, so base sa ating aktibidad na ginawa kanina, sa katingin ninyo, ano kaya ang ating pag-aaralan ngayong araw? Sir, okay, tungkol po sa pangalan. Okay, tungkol sa pangalan. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay uri ng pangalan. So, ano nga ba pag sinabing pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, halo, at lugar. Mahusay na mga bata. Ngayon mga bata, bago tayo, mayroon ako kayong sasagutan kung saan susubukin ko ang inyong kakayahan sa pangunawa. Naunawaan niyo ba mga bata? Oo. Okay.
kayo ng inyong kwaderno at sagutan ito. Huwag maingay. Okay. So, panuto. Isulat sa patlang ang letrang P o ang uri ng pangalan ay pantawi. At A naman kung pangpalana. Naunawa niyo ba? Naunawa niyo ba mga bata? Oo. Ano nga isulat kapag pa, ito ay pantangi? A. Hindi. E. At pangpangpalana naman, ang isulat niyo lang ay letra A. So, sagot lamang ang isulat niyo sa papel. 1 to 5. So, number 1. Ang mga Amerikano man ay nanakop sa Pilipinas. Ano ito? P or A? A. Ano po yung P? Ang P, ang pag sinabing P, ito ay pantangi. At kapag A naman, pambalana. Pambalana po. B. Mamaya, malaman ninyo kung ano yung sabihin mo. A. Dalawa na yun. Number 2. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Ang nakapos dito ay si Jose Rizal. Ano ito? P or T? Huwag kayong magkayahan. Number 3. Ang mga hukbo ng Pilipino at Amerikano ang lumalaban sa mga Hapon. Hukbo. Ano to? P or E? Number 4. Ang kupunan ng mga Hapon ay natalo sa pagbabalik ng Amerikano. Kupunan. P or E? Number 5. Si Ferdinand Magellan ang nakatuklas ng Pilipinas. Ferdinand Magellan, P or E? Tapos na ba mga bata? Oo. Okay. So, atin ang sasagutan ng inyong mga papel. Okay, magpalitan na kayo ng papel para malaman ko na... Para malaman ko ang inyong kakayahan sa pag-unawa. Okay, so number 1. Ang mga Amerikano man ay nanakop sa Pilipinas. Ang sagot ay? A. P. Pantangi. Number 2. So, Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Anong sagot? A. P. Mahusay mga bata. Number 3. Ang mga hukbo ng Pilipino at Amerikano ang lumaban sa mga Hapon. A. Mahusay. So number 4. Ang kupunan ng mga Hapon ay natalo sa pagbabalik ng Amerikano. Kupunan. P or A? A. Mahusay. Number 5. Si Ferdinand Magellan ang nakatuklas ng Pilipinas. P or A? P. Mahusay. So, pakabilang natin yung mga sagot. 1, 2, 3, 4. 4. Yeah, ito lang yung maliit natin. Ito lang yung maliit natin. Okay, sino nakuha ng 5? Wala. Wala ko. 4. So, bigyan natin ng limang bagsakan. Nakuha ng 4? 1, 2, 3, 4, 5. Ang nakakuha ng 3. 3. Okay, bigyan natin ng 4 na bagsak. 1, 2, 3, 4. 2. 1. 0. Okay. So ngayon, ang ating sinabutan kanina ay may kinalaman sa ating tatalakop. So kayo maingay mga bata. Okay, makinig na mga bata kung makinig maingay. So ngayon, yung mga pinasagutan ko kanina ay may kaugnayan sa aking tatalakayan ngayong araw. So ngayon ay dumako na tayo sa ating tatalakayin. Tatalakayin?
Okay, so ngayon ang pag-aaralan natin ay uri ng pangalan. So kapag sinabi natin pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. So ang pangalan ay may dalawang uri. At ito ang pantangi at ang pamalana. Kapag sinabi natin pantangi, ito ay pangalan tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, oo, hayop, at pangyayari. At ito rin ay nagsisimula sa malaking titik. At ang halimbawa nga ng pantangi ay posesal, luneta park, fiesta, at bathala. So, base sa mga binigay ko mga halimbawa, maaari pa ba kayo magbigay ng halimbawa ng pantangi sa tao? Maaari ba kayo magbigay? Dali ka? Ayaw ka dali ka. Ayaw ka dali ka. Wait lang. Dali ka muna. Okay, Rodrigo Duterte. Daniel. Magellan. Okay, Magellan. Janela? Lipa. Lipa? Okay, tama yung sinabi mo, ang lipa ay sa kalimbawa ng pantang, ito ay sa pook or muga. So, sino ang makapagbibigay sa akin ng bagay? Daniel? Ha? Lapis. Daniel? Ballpen. Ballpen? Paper. Daniel? Pampura. Pampura? Daniel? Paper. So, naunawa niyo ba pag sinabing pati at santangi? Opo. Okay, so ngayon naman ay dumako tayo sa isang uri ng pangalan. Ito at ang pambalana. Kapag naman sinabing pambalana, mga pangalang nagsisimula sa maliit na titik na tumutukoy sa pampalahatang ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. At ang halimbawa nito ay aso, pangdiriwang, simbahan, pusa, at kaila. Gamahan ba kayo magbigay ng halimbawa ng pampalana? Pusa po. Okay, pusa. Tupa. Ano din yan? Ano rin yan? Wala ko. Okay pala. Pipis? Pipis. So, pwede din. Pipis. Okay, pwede din. Toro, pwede din. So, bulate. Bulate. So, puro ayun to. Yung ayun. So, bigyan nyo naman. Saka ako kung sir ako. Nila. Dimante. Dak. Okay, so, paano ba ang ating pinag-aralan ngayong araw? Oo! Okay, kung naunawaan ninyo, ano nga muli ang dalawang uri ng pangalan? Pantangi. Pantangi at? Pambalana. Okay, pantangi at pambalana. Kapag ano nga muli pag sinabi natin pantangi? Malaking letra. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. At kapag sinabi naman natin yung pambalana? Ring. O, dali ka. Kayo ano, pag sinabi pambalana? Okay, nagsisimula sa maliit na letra. Ito yung pangalan, ang pangkalahat ang pangalan ng tao, bagay po, at ang pangyayari. Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa pa ng pantangi? Pantangi? Halimbawa ng pantangi? Lenny. Okay, Lenny. Lenny Robredo. Christine. Bobo Marcos. Bobo Marcos. Isko Moreno. Isko. 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 So, pag, halimbawa naman ang pambalana, sino maaari magbigay ng halimbawa ng pambalana? Pusa at daga. Okay, pusa at daga. So, ngayon na nag-according yun. Kabayo. Kabayo, okay. Ngayon, alam ko na naiintindihan na ang dalawang uri ng pangalan. Pantangi at pambalana. So, ngayon ay meron akong inandang aktibidad. So, sa aktibidad na ito, ay hatiin ko kayo sa dalawa. So, sa grupo ito ay yung grupo nyo na kanina. Yung grupo nyo na kanina. So, huwag kayong maingay. Huwag kayong malikot. Dahil nakinig kayo sa ating talakayan, ngayon ay magkakaroon tayo ng isang laro. At ito ay tatawagin natin, hulaan nyo ako. Ang larong ito ay hulaan nyo ako. Nahulaan nyo ba? Oo. Okay. So, sa laro, una, may dalawang uri naman. Meron kayong mga hawak na
stick or yung mga kamay na ginawa na sir. So ito para sa group 2. Akin yan, sir. Kahit ano din. So gamit yung mga kamay na nakalagay sa stick, ang gagawin nila ay itataas nyo yan. Huwag maingat. Itataas nyo lang yan kapag kayo ay sasagot. Maliwanag ba mga bata? Apo! So, pangalawang panuto. So, may mga salita akong ipapakita sa inyo. At umulaan nyo ito at gamit ang mga stick na yan, itataas nyo lang yan kapag kayo ay sasagot. Maliwanag ba? Apo! Okay, so handa na ba kayo sa ating laro? Apo! Ngayon ay magsisimula na tayo. Itataas nyo lang yan kapag pag pinakita ko sa inyong salita kung ito ba ay pantangi at pambalana. Okay, naunawa nyo ba? Apo! So, unang salita. Christine. Pambalana. Okay, pambalana. Mahusay, bukto. Rinwell? Pantangi. Okay, pantangi. Christine? Pantangi po. So, ang group 2 ay nakadalawang puntos na at ang group 1 ay isang puntos. Shhh! Huwag kayo maingay. Next! Mamaya, nataas nila pag may nakita na kung pinakita na kung may kalita. Danica. Pantangi. Pantangi. Group 1, makabol ang group 1. Next. Tinela. Pantangi. Pantangi. Mahusay, Janela. Rinuel. Pantangi. Pantangi. Christine. Pantangi. So, sino pa? May ibang sagot? Pantangi. Siya ay pambalana. Kasi tumatukoy siya sa ngalan ng tao kapag sinabi, ipakalahat ang ngalan ng tao. Next. Danica. Okay, pantangi. Next. Christine. Pambala na. Mahusay, Christine. Sir. Dali ka. Pantangi. So, ang group 1 ay nakakuha ng 5 puntos at ang group 2 ay nakakuha ng 4 na puntos. So, nasiyan ba kayo sa aktibidad na ating ginawa? Oo! Okay, bigyan nyo ng dunisya clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Connect, connect. Connect. Akin na muna mga stick ba yan? Stick. Akin na stick. Bago natin bigyan ng palakpak ang group 1. So, bigyan natin ang dunisya clap ang group 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan, ako yung lubos na nagagalak sapagkat alam niyo ang ating pinag-aralan ngayong araw. So ngayon, meron ako isang katanungan para sa inyo. Bakit kaya mahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng pantangi at pambalana? Rinwell? Kasi po, ang pantangi ay isang maraming letra at ang pambalana ay isang maliit na letra. Okay, mahusay rin well, na mahalaga ang pantangi sapagkat para malaman natin kung ito ba ay nagsisimula sa malaking titik or sa maliit na titik, mahalaga rin na malaman natin ang uri ng pangalan kung saan ba ito tumutukoy. Kung ito ba ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay,
poop at pangyayari. So ngayon, para malaman ko na lubos ninyong naunawaan ang ating talakayan ngayong araw, pakuha ng inyong kwaderno at sagutan ang aking inihandang aktibidad. Nakuha niyo na ba ang inyong kwaderno? Okay, panuto. Piliin sa kahon at isulat sa ibaba kung saan pangkat kabilang ang bawat salita. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang ating inihandang aktibidad. Gusto ba kayo? Aray, Loro. Unay, isang uri na ibon. Ano lang sa talita? Ako yung Thank you.
na ba kayong mga bata? Oo! So ngayon ay ating sasagutan ang ating aktividad ngayon sa mga oras na ito. So, sino ang makapagbibigay sa akin sa unang kahon ng pangalan? Ako po. Okay, Christine. Alexandra at Jose. Okay, mausay Christine. At sa pangalawang kahon naman? Lapis. Bagay? Sino mo makapagbigay? Lapis. Christine? Lapis po. Lapis? Lapis? Lapis lang. Okay. So, sa hayop naman? Puta. Christine? Ahas, aso, loro. Okay, ahas, aso, at? Loro. At sa pook naman or lugar? Manila. Taas na kamay? Manila. Lumpen. Paalan, sibotes, karnulis, kapay. Pakulit na, pakulit. Pakulit ka, ikaw. Manila, paalan, sibotes, luneta park. Okay, mahusay mga bata. Hindi pa ba yun? Ang katabato ay kasama sa poo o ay lugar. So, sino ang nakakuha ng 12? Okay, Christine, bigyan natin na doon siya kay Christine. So, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Sino na makakuha ng 11 puntos? Rimmel. At ano pa? At Patricia. Okay, bigyan natin ng 5 Indonesia Club si Patricia. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. At sino naman nakakuha ng 10 puntos? Pag-ingin. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Sino nakakuha ng 9 na puntos? Bravo. Okay. So ngayon ay lubos na ako. Ngayon ay marami kayong natutunan sa araw na ito. At alam ko, sa aking talakayan ito ay naunawakan niyo mabuti. So, para sa inyong takdang aralin, isulat sa inyong paderno at isulat ang ating takdang aralin. Salamat po. Para sa inyong takdang aralin, maghanap ng isang sanaysay tungkol sa problema ng bansa at bilugan ng mga pangalan namin kung ito ay kantami at salunita naman ang salita at kung sa din kung ito ay pambalana. Naunawaan nyo ba? Oo! Okay. So ngayon ay magsita yung lahat at tayo ay manalangin para sa ating pagkatapos ng klase. So sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil natapos ang aming talakayan. Nagmaganda ang daloy ng aming talakayan at maraming natutunan ang mga estudyante sa araw na ito. Kainin namin sa pangalan na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata!